Oh, may tama na naman tong si Robin. Delikado. Hey mga ka-EA! Welcome back sa ating YouTube channel and for today's video, eto, basketing na naman natin ngayong araw-araw ng Sabado dito sa aming club. Ito ang update sa ating mga warrior, eto mga kalapatid. Siyempre, kailangan natin munang i-check up yung ating mga warrior kung kondisyon pa ba sila sa pag-loading ng training ngayong araw sa San Miguel. Ang bitaw namin train bukas ng umaga, kaya gusto mong malaman kung anong kondisyon ng mga ibon natin ngayon, samahan niyo ako. Tara! So, eto na nga na mga ka-EA. So, nandito tayo ngayon sa loob ng ating Flyers Loft. So, nandito yung mga iba nating warrior na pan-training at the same time yung mga Flyers natin. Tsaka pang-stack na rin, halo-halo na dito mga kalapatid. Siyempre, ang pinaka-concern natin dito, yung dalawa nating ilo-load ngayong araw, no? So, mamayang hapon yan sa mga gawing 5 o'clock or 6 p.m. Maglo-load nga tayo ng ating warriors para sa training bitaw ng San Miguel, Bulacan. Nasa 50 km air distance na rin yun, no? So, bago tayo mag-load ng ating mga pan-training, syempre kailangan natin obserbahan yung kanilang mga galawan, yung itsura, kung okay pa ba sila i-load sa training o stop na kasi baka meron silang nakuwang site. Kasi hindi talaga may iwasan pag nag-load na ng training ng mga kalapati sa track. Malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng sakit. Pero syempre, kini-cleansing naman natin sila pag-uwi. So, binabacterial flushing naman natin sila. Kaya, ang pinaka-best way, obserbahan na lang muna ulit sila kung okay pa sila sa susunod or sa darating na mga loading. So, ito yung ating highlights. Ayan, no? So, nandito ngayon si Robin, mga kalapatids. At, okay pa ba siya? O, kailangan na natin ihinto? Check nyo nga. Mga okay naman. So, mamaya, kahawakan natin yan. Tapos, ito naman, si 85. Ayan, no? Isa ito sa mga kailangan mong obserbahan bago kayo magkarga ng inyong mga warriors. Tapos mamaya, pag okay naman sila, check. Kailangan din check nyo kung kondisyon pa ba yung katawan nila sa padating na training. Ayan, no? So, tansya ko dito kay 85. Hindi ganun kaganda yung katawan niya ngayon, no? Medyo numipis siya. Kung para ng mga nakaraang araw nung hindi pa tayo nagkakarga. Ayan, no? Kasi nga ito, dinapuan siya ng sakit nung nakaraang linggo. Ayan, no? Pero pwede pa to, medyo malapit-lapit pa naman yung ano. Mamaya meron ako sa kanya ibibigay kasi dumating na yung order ko sa Shopee na pang suporta sa ating mga tinitraining at padating na derby, no? So kailangan talaga yung buti na lang umabot sa oras yung ating order. At least may ibibigay ko sa kanila. Pati dun sa mga iba na aking stress na ibon, may mga stress akong ibon dito, lalo na to. Si 41 kayo. Ayan o. Pansin nyo naman yung pagka-stress niya. Bagsak yung pakpak. Ayan o. Tapos yung dumi niya, hindi ganun kabuo. Kumbaga, medyo slight basa. So, meron talaga abnormality pag ganun yung nakikita nyo ng mga dumi ng inyong mga ibon. No? So, ayan. Check naman natin si... Oh, may tama na naman tong si Robin. Ang mga hindi natin ito makakarga. Ayan o. Delikado. Wait po, mukhang kailangan natin mag-skip ng training ngayong araw, ah. Oh no! Kasi kung pipilitin natin mag-training at ganito naman yung kanilang kalagayan, hindi tayo makakapagpa-uwi ng naaayon or especially yung sa tamang oras, mga kalapatids, ayun, oh. So, cancel ang loading, yun ang aking desisyon. Oh, para sa ngayong araw. Pero syempre, kailangan natin silang gamutin at ibalik sa tamang kondisyon. 75 years later. Update tayo mga ka-EA. So, yun nga, no, may mga biglaan tayong desisyon at di ko na naman inaasahan mga ka-EA na babalik at mawawala sa kondisyon ng ating mga warrior. So, kailangan ko isakripisyo at i-skip ang training ang hapon mga kalapatids, no? Kasi wala rin magiging siste ang ating training kung hindi naman din kondisyon sa physical ang ating mga warrior, no? So, kailangan talaga tsaga-tsaga lang, no? So, yun, disclaimer lang, no? So, pinapakita ko sa inyo yung video natin ngayon, hindi sa lahat ng magkakataon, maganda yung kondisyon ng ating mga ibon. So, talagang dumadating din yung point na
Yan, nagkakasakit sila. Di naman talaga may iwasan yan eh. Kasama talaga sa pagkakalapati yan, no? So, baka ang pinaka-importante lang mga kalapatids, eh, mapagaling lang natin na mas mabilis ang ating mga warrior. At yun, isang training lang dapat talaga ang ma-skip natin, no? Kasi kung mag-skip tayo ng dalawa or tatlo, masyado na malayo, may mga susunod na mga bitaw. So, yun, ang tabay na lang sa ating channel. So, nagbigay na nga pala ako sa kanila kanina ng Cure Gold, no? So, eto si Robin mga ka-EA, siya yung hiniwalay ko kasi siya yung medyo mas malala. O hindi naman sobrang dala, kaya lang siya yung tingin kong kailangan kong ihabol sa pagkukondisyon conforme kay 85. Kasi si 85, maid lang. Kaya lang, yung hubog naman ng katawan ni 85, hindi ko gusto. So, kailangan ko pa siyang pabawiin ng bahagya. Okay, tapos yung iba natin mga ibon dito, yung mga stress, binigyan ko ng victory pills, yung pan-digestion, pantanggal stress nga, no? So, yun, antabay lang tayo sa mga susunod na mga magiging updates sa kalusugan ng mga ibon natin, ng mga mahihina. Ayan, no? So, hopefully, mapagaling ko nga sila mabilis. Tapos, maibalik natin din sila sa training, yun. Tama po ba yun? So, ayun na nga, no, mga ka-EA. So, konting haba lang ng pasensya at pagtsatsaga para mapagaling natin itong mga mahihina kong warrior, no? So, itong season ng Norte, talagang di talaga pa iwasan pagdating sa una, pangalawang karga ng truck, yung mga side talaga nandiyan pa, no? So, nung nakaraan nating karera, yung sa South, actually, itong si Batosay, ito rin, yun din yung naging istorya ng kanyang unang training sa truck, no? So, nagkasakit nga agad din to, pero na-recover ko naman na mabilis. 1 week, tapos pinahabol ko sa karera. Nag-skip din siya ng isang training ng mga panahon na yun. Pero yun, kahit papano, nakahabol at the same time, nakadulo. No? So sana, kahit sabihin natin na ganun din yung nagiging senaryo ng ating dalawang warrior, makabawi man lang tayo. Kahit hindi naman mag-perform ng mabilis na mabilis yung mga ibon natin, basta importante, makaabot tayo sa dulo. At yun, hindi tayo susuko kahit sabihin natin mga grabe yung mga kondisyon na mga nararamdaman tsaka nararanasan natin dito. Medyo magastos lang talaga pero kailangan natin ibigay yung best para sa kanila, no? So yun lang magiging tulong natin sa ating mga warrior. So okay, so yun muna yung update natin for today's vlog. Maraming salamat sa mga solid supporter natin dyan, no? So yan, pinapakita ko sa inyo na nagkakasakit din yung ating mga ibon, no? So hindi talaga sa lahat ng pagkakataon good na kondisyon ng ating mga warrior. So, gusto kong maging transparent sa mga viewers natin na hindi tayo talaga totally malakas, no? So, as newbie, kailangan natin pagdaanan to para mas maging matatag pa tayo tsaka mas maging matibay na pansya tayo balang araw, no? So, yun. Ingat mga kalapatids! Keep safe! God bless!